morning, everyone. Good morning, Teacher Joy. Good morning, classmates. We're glad to see you. Welcome in Mabuhay. Okay. So, karong adlaw, atong ipakita si Rashly, usa sa akong mga estudyante. Mo report ka ba sa MAPE? Okay, topic ko, Rashly. About physical fitness. Physical fitness. Sila yung nagbuhata na, guys. Inana sila ka hugihan o suwag. Naulang yung maya, pasahol nila. Kabalik nila tubasa na sa doon sa physical fitness. Sige na. Dali na. Sige. Ipabasa mo. Ipabasa din mo. Ikinulid nila. Mauwag na sila, guys. Punta rin nila kasi nang mag-uwaras mo na, guys. Tapon yung vlog. Sige, balik ko na tagbasa, mga classmates. Unsay physical fitness? Dungan tagbasa? Ito ay ang kakayahan. Okay, again, ulitin natin, babasahin ko ulit para sa inyo kung ano yung physical fitness. Ang physical fitness, ito ay ang kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang-araw-araw na gawain na hindi kaagad napapagod at hindi nangangailangan ng karagdagang lakas sa oras ng pangangailangan. So, ibig sabihin, matatawag kayong physically fit kung kayo ay nakagagawa ng mga gawain na hindi kaagad na napapagod. Yung katawan ninyo ay hindi napapagod kaagad. So, ibig sabihin, kayo ay physically fit. Ang physical fitness din, class, ay tumutukoy din ito sa mga katangiang tumutulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng katawan ayon sa gawain. So, Xavier, may dalawang sangkap ng physical fitness. Diba? May dalawang sangkap.
Oh. Help Rashly. Buta na dito yung day. Dalawang sangkap ng physical fitness. Rashly. Cardiovascular injuries. Vascular. Malaikat basa. Oh, very good. Next. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay physically fit, tapos gumagawa ka ng ganong exercise, hindi ka agad napapagod. So, ibig sabihin, oy, paminaw, naanak ay naluyay, guman. So, do you have physical fitness? Kung maluya ka? Wala kay naluya ka man. Wala kay tatag sa puso at baga. Kung makuyapan, kagkalit din ha. May gihangat? Wala. Pato pa? Naamuan ang tatag ng puso at baga. So, ibig sabihin, nahayahang makagawa ng mga matalagang gawain na gumagamit ng malakihang mga galaw sa tamang hanggang mataas na antas ng kahirapan. So, pero hinay dagan, then paspas, then paspas sa Jugistanan. Ang pinakapaspas. Hantot pinakapaspas, kumakaya na rin mo siya, anak. Ang gites na ng mga tatag ng puso at baga. Halimbawa, pagtakbo, paglakad ng mabilis, pagakyat sa hagdanan. Ano siya yung mga activity na sumusubok sa ating tatag ng puso at baga. So, maybe next week we will do this sa paraan ng pag-ilang. Malilinang natin kung kayo ba ay mayroong tatag ng baga na score at tatag ng puso. Pinahagi aming 3-minute step test. Ato niya rin po hatol ha. So, pamila sa pangalawang sangkap o component ng physical fitness na tinatawag natin muscular endurance o tatag ng kalamnan. Tatag ng kalamnan. Saan ang tatag ng kalamnan?
Ito na insert eh, parang ngayon sa teacher. Matagalan ng paulit-ulit ng at mahabang paggawa. Kakayahan ng mga kalamnan o muscles na matagalan ng paulit-ulit at mahabang paggawa. Ba ay may muscles? Masaman mo pa yung room. Sit down. Daglis lang. Ihi naman mo ganina. Diba? Ano, ituyo madyong mangihi o magpual. Sige, ikaw, Simon. Ikaw, Rickson, na makagpangihi. Balik. Balik. Uyo sa Discord. Ima, dehusa na may bawal dito. Oh, sit down. Mag-desk ko, nene, gumain ha. So, again, another sangkap ng physical fitness ay ang muscular endurance o patag ng kalamnan. Kalamnan, ibig sabihin ay, saman? Muscles. Muscle. Kayo ba ay may muscle? Wala. Ay, muscle? Wala. Oh, si Rashleen. Pakita mo nga yung muscle mo dito, Rashleen. Dito. Pakita mo yung muscle mo. Oh, lahat ng tao ay may muscle. Oh. Na magay may bukob. So halimbawa ng mga gawain na sumusubok sa ating tatag ng kalamnan ay ang pagtakbo. So, kalamnan dito sa binti ang sinusubok diyan, ang pagtakbo. Pagbuhat ng paulit-ulit, yung ikaw ay nagbubuhat ng mga mabibigat. Sinusubok din dyan ang iyong kalamnan. Oh. So, mga gawain, paraan para sa paghina curl up. Familiar ba kayo sa exercise na curl up? Anak. Oh. Sige na, I will explain it to the next lesson natin, Aleya. Now, Aleya, pakibasa sa itatlong konsepto sangkap ng physical fitness. Na magtabi man. Magtabi. O niya, inigtest kaya dili na makakuan. No? Di. So, basahin muna natin lahat ng mga components. Sabay-sabay again. Cardio. Body composition. Ay, composition. Balance. Coordination. Power. Reaction time. Speed. Obilis. Oh, yung mga binabanggit ninyo, yun ang mga iba't ibang konsepto at mga component or mga sangkap o component ng physical fitness. Component. Muna siya ang ato ang dapat taglayin upang tayo ay may magkakaroon ng physical so that we will be physically fit. Okay? Physically fit. Muna siya timailhan din ha. Kung physically fit, bajunta. Diba? Nasunod. Pila ka buo, ato'y ikon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. So, duha mo naka-sangkap ang physical fitness test. Ang physical fitness, dalawang sangkap ng physical fitness na itawag na ito kay... Health-related fitness. Ang kining health-related fitness, mo ni siya ito'y tumutukoy sa kalusugan. Yung kalusugan. Ito ay may limang health-related na mga sangkap. Mo ni siya si cardiovascular, si muscular strength, o si flexibility and body composition. Kini siya, kini-kinilapita, nabilong na siya sa... Health-related fitness. Nabilong na siya sa health-related fitness. Well, sa skill-related fitness, ang iyakang component is mauni.
agility, balance, coordination, power, reaction time. Oh, anim siya at saka speed o bilis. So, again, ano yung sangkaplis skill related fitness? Agility, physical fitness na ay duha. Maa siya ay duha ka sangkap. Again, pila ka buksangkap na si physical fitness? Duha. Duha. Unsa to ang sangkap ni physical fitness? And related fitness of skill related. Very good, Kurt. Then, ni health related fitness, unsa may iyang sangkap nga na under niya? Cardiovascular, body composition. Okay, very good. How about si skill-related fitness? Agility. Agility, balance, coordination, power, reaction time. Okay, mahusay mga bata. So, kilalain natin ang bawat sangkap na under ni health-related fitness. Mauli siya under ni health-related fitness, ha? Okay. Under ni siya ni health-related fitness. Si cardiovascular na sinusubok ang tatag na puso at baga. Mauli siya. Ano yung mga example na gawain mo pa? Kung siguro niya ang bagay mo na sa itaas? Flexibility! Anong flexibility? May kita mo na ba? Flexibility ka. May kita mo na. Flexibility ka. May kita mo na. Oh, flexible kay ka. Are you with me? Yes! Kaya na mga humo kay glawa, kung kayo mo dahil saya, mga flexible kayo na glawa. Oo, kung makakakita. Sir, oo. Sayo, sige, sayo na lang siya dali. Makakita na siya. Ang imuhang body is walay daghang tambok, puro nga muscle. Okay, so malalaman natin kung yung body composition mo sa pamamagitan ng BMI or body mass index. Yung body mass index, makukuha mo yan sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong taas at timbang. Katong kung inusubo ka itong ikwanta mong height, nag-i-weight mo, mauto siya akong dikuha savior aron mahibawaan ang inyohang body mass index. Sa inyohang nutritional status, kung inyong body composition is normal, abnormal, eh, no, sorry. Normal, wasted, severely wasted, obese, or one. So, motong feeding, it's because sa ilang BMI is severely wasted sila. But ipasabot, ang ilang body composition is na normal. Are you with me? Yes, teacher Joy. Next, let's proceed to skill-related fitness. Pakibasa kung ano yung skill-related fitness. Ito ay may inalaman sa kakayahan ng paggawa. Ito ay may anim na. Ano ang anim na sangkap ng skill-related? Agility, balance, coordination, power, reaction time. Speed, speed, obese.
products are still related fitness. So we will continue that after the 18, huh? We'll continue the discussion after the 18 because Mom Mandihar is already here. Okay. So long for now. See you around. Yay. You wait for Mom. Goodbye. Oh, yeah, say goodbye. Narakos lo yung. Goodbye, guys. Goodbye, guys.